Magandang araw mga kapatid. Ito pala si Pastor Angelo Cantuba at ako ngayon ay andito muli upang magbigay ng maikling devotion para sa encouragement o pagpapalakas ng mga kapatiran. Nawa ay habang pinakikinggan nyo ito, kayo ay nasa mabuting kalagayan, kayo malakas at malusog at lahat ng inyong pangangailangan ay nasa sa inyo sa mga oras na ito at pinoprovide ng Panginoon. Bagong lahat tayo bumuko at manalangin. Aming Ama, maraming po salamat sa araw na ito na kayo po ang nagtakda upang kami po ay magpalakasan, magbigay ng inyo pong salita sa bawat isa. Dalangin ko, Panginoon, ang iba yung katalanuhan, ang kababaang loob, ang patuloy niyo pong pagkalob sa amin upang matanggap namin ang maluwag sa aming mga puso, Panginoon, bawat salitang marinig namin ngayon at magsilbi itong kalakasan, pagtutuwid at gabay sa landas ng aming buhay na tatahaking, Panginoon, sa mga panahong ito na kami nakakaranas ng mga pagsubok sa aming kapaligiran. At dalangin namin, Lord, na ang iyong ibayong katalinuhan, ang patuloy na sumaamin sa pamagitan ng kaliwanagan ng iyong banal na Espiritu sa iyong salita. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang teksto po natin ngayon ay matatagpuan po sa unang Thessalonica, Kapitulo 5, talatang 1 hanggang 11. Basahin ko lang po muna, no? Verse 1, mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko po sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito, sapagkat alam na ninyo na ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw sa gabi. Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makakaiwas sapagkat ang pagdating nito ay tulad ng pagsumpong ng sakit ng tiyan ng isang babaeng manganganak. Ngunit wala na kayo sa kadiliman. Mga kapatid, kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na iyon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng liwanag, sa panig ng araw, hindi sa panig ng gabi o ng dilim. Kaya nga, kailangang tayo'y manatiling gising, laging handa at malinaw ang pag-iisip, at di tulad ng iba. Sa gabi ay karaniwang matutulog ang tao at sa gabi rin karaniwang naglalasing. Ngunit dahil tayo sa panig ng araw, dapat maging matino ang ating pag-iisip. Suot natin ang baluti ng pananampalataya at pag-ibig at suot ang helmet ng pag-asa sa pagliligtas na gagawin sa atin ng Diyos. Hindi tayo pinili ng Diyos upang bagsakan ng kanyang puot, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Namatay siya para sa atin upang tayo mabuhay na kasama niya. Maging buhay man tayo o patay na sa kanyang muling pagparito. Dahil dito, palakasin ninyo ang loob ng isa't isa at magtulungan kayo tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Napakagandang talata po ito na naisulat ni Apostol Pablo sa simbahan ng Thessalonica. Ito po ay naisulat niya kasama po si Silas at si Timoteo. At ito po ay malaking paalala sa mga kapatiran sa Thessalonica. Sa mga naunang mga kapitulo po, sa mga chapter, matutunghayan po natin ang pagpapasalamat ni Pablo sa katapatan sa paglilingkod ng mga taga sa Thessalonica, ang kanilang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig kay Pablo at sa kanyang mga kasamahan sa pamamagitan ng pagsunod sa mga alituntunin na ibinigay ni Pablo sa kanila noong una pa. Makita rin natin sa mga naunang talata na kung saan pinakita rin ni Pablo na ang hangad niya na makasama sila muli, makasalamuha sila muli sa kanyang muling pagpaparoon. At pinakita rin dito ni Pablo na hindi nagpapabaya ang apostol, ang mahal na apostol Pablo, na bigyang babala at bigyan ng reminder o ng pagpapaalala ang mga kapatiran sa Thessalonica gayon na sila ay kasalukuyang namumuhay sa katotohanan. Hindi po nagwawalang bahala si Pablo na isipin na sila ay malakas na at hindi na kakailanganin ng pagbabantay, hindi na kailangan ng pagpapalakas o ng pagtutuwid. Ngunit makita po natin sa Kapitulo 4, in Chapter 4,
pinakita po dito ni Pablo ang example kung ano po ba ang dapat ipamuhay ng mga taga Thessalonica bilang mga Kristiyano. At isa po dito, ipinakita niya in 1 Thessalonians chapter 4, makita po natin sa verse 1, kaya nga mga kapatid, isa pang bagay ang pinakikiusapin at pinapayo sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sana'y lalo pa ninyong pagbutihin ang inyong pamumuhay ngayon sang-ayon sa inyong natutunan sa amin upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Ako po ay nakaka-relate kay Pablo sa sulat ng ito sa Thessalonica. Dahil sa mga pag-aaral natin ng mga nakaraan, na nalalaman ko na tayo ay tumatalima sa salita ng Diyos at tayo ay nagpupumilit na mamuhay ng ayon sa kabanalan, katwiran at pamantayan ng Diyos sa kanyang salita. Ngunit ganun pa man, kagaya ni Pablo, nais kong bigyan ng paglilinaw o ng mahalagang pagpapaalala para sa ating lahat na baka sakaling makalimot tayo dahil sa mga nangyari sa ating paligid, maalala natin na kahit si Pablo sa panahon na ang mga taga-Thessalonica ay namumuhay ng maka-Diyos na pamumuhay, hindi siya tumigil upang palakasin sa kailang mga isipan, sa kailang mga puso at tuntunin kung paano nga ba mamuhay ang mga Kristiyano na nakalulugod sa Diyos. Kaya po sa verse 2, sabi po niya dito, alam naman ninyo kung ano ang mga katuruang ibinigay namin sa inyo buhat sa Panginoong Hesus. Kalooban ng Diyos na kayo'y maging banal at lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan. Alam na natin kung anong mga salita ng Diyos, kagaya ng mga taga-Thessalonica na naituro sa atin ng mga nauna pang panahon. Nalalaman natin ang katotohanan, gising tayo kung ano ang dapat natin gagawin at hindi natin dapat gagawin. At kagaya ni Apostol Pablo ay inaasahan niya mga Thessalonica na mamuhay ng naayon sa pamantayan ng Diyos. At ganun din naman tayong mga Kristiyano sa panahon ngayon, sa iglesia ng Panginoon na tinatag niya at pinagkatiwala sa atin. Tayo lahat ay inaasahan na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kung paano tayo mamuhay sa kapitulo 4 talatang 3, ang sabi po dito, kalooban ng Diyos na kayo'y maging banal at lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan. Yan po ang kalooban ng Panginoon na ating pamumuhay, na tayo'y maging banal at malayo sa kanumang kahalayan. At ano po itong mga ito? Naging specific po si Pablo sa mga bagay na yan. At sabi po niya sa verse 4, dapat maging banal at marangal ang pakikitungos ng bawat isa sa kanyang asawa, at hindi upang masunod lamang ang pagnanasa ng laman tulad ng inaasal ng mga hintil na hindi nakakakilala sa Diyos. Pakikitungo sa asawa, pakikitungo ng bawat kalalakihan at kababaihan sa isa't isa, ay pinaalala sa atin na dapat may kabanalan at hindi gaya ng mga hintil na hindi nakakakilala sa Diyos, na sila'y namumuhay lamang upang punuin ang pagkabusog ng pita ng laman. Sa talatang 6, sabi po dito, sa bagay na ito, huwag ninyong gawan ng masama at dayain ng inyong kapatid sapagkat parurusahan ng Panginoon ang gumagawa ng ganitong kasalanan tulad ng mahigpit naming babala sa inyo noon. Huwag tayong maglamangan, sabi ni Pablo sa Thessalonica. Huwag nating dayain ang ating mga kapatid. Sa madaling salita, ibigin natin ang bawat isa gaya ng pag-ibig ng Panginoong Diyos sa kanyang simbahan. Mahalin natin ang bawat isa. Huwag tayong magsakitan, huwag tayong maglamangan sapagkat hindi iyon dapat ang nakikita sa mga anak ng Diyos. Kung kapatid ay nakasakit, siya ay patawarin. At kung tayo nakasakit sa ating kapatid, tayo humingi ng tawad. Walang ibang paraan upang tayo matawag ng mga anak ng Diyos kundi pagpapakita na tayo tunay nga nagmamahal sa isa't isa at na nagpapatunay na tayo tagasunod ni Kristo. Talatang 7, sabi po dito, tayo'y tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kabanalan at hindi sa kahalayan. Kaya ang sino mang humahamak sa aral na ito ay humahamak hindi sa tao kundi sa Diyos na siyang nagkakaloob sa atin ng kanyang Espiritu Santo. Kabanalan, mga kapatid, ang standard, ang pamantayan ng Apostol Pablo
at ng pamantayan ng Diyos upang tayong matawag na totoong mananampalataya, hindi pa mumuhay sa kahalayan. Ngayon, bakit ito nabanggit ni Pablo? Ito ay isang paghahanda sa mga susunod na salitang bibitawa niya, dahil ipapaliwanag rin ni Pablo sa mga taga-Tesalonica na tayo maging mapagmatyag, dahil ang pagbabalik ng Panginoon ay nalalapit na higit sa naunang panahon. As Christians, we must see the return of Christ as imminent, na para bang siya'y nasa trangkahan na ng mga tahanan natin at siya'y papasok na. Na kahit anong oras pwede itong mangyari. At sabi nga po sa mga sumunod na talata, ang pagbabalik ng Panginoon ay dapat kasabikan at dapat maging pag-asa ng mga mananampalataya, lalo ng mga naunang namatay, na meron tayong pag-asa kay Kristo. Bakit ito yung mga salitang ginagamit ni Pablo? Dahil nalalaman niya na hindi puro sarap, hindi puro ginhawa, hindi puro kagandahan ang makita natin sa mundong ito na nabubulok ng dahil sa kasalanan. At sa katotohanan, sa panahon natin ngayon, hindi lamang sa panahon ng mga taga-Tesalonica, yun po ang nangyayari. Ito ang nagbibigay sa atin ng babala na kung saan hindi tayo nalalayo sa panahon ng mga taga-Tesalonica, kung saan namumuhay sila ng may kabanalan, ngunit patuloy at patuloy na nagpapakasama ang mundo. Ngunit hindi po layunin ng sulat na pag-usapan kung kailan at kung papaano at anong panahon darating ang Panginoon, dahil sinabi nga niya, dahil alam naman nating lahat na walang nakakaalam. Hindi natin malalaman kung kailan ba pagbabalik ng Panginoon, at ito ay parang pagbabalik ng isang magnanakaw. At dahil nalalaman natin yan, dapat bilang mga Kristiyano, tayo ay inaasahan na mamuhay bilang handa. Handa na kahit anumang oras mangyari ang pagbabalik ng Panginoon, tayo ay namumuhay sa katwiran at kabanalan ng Panginoon. Marami ngayon doomsday sayers na nag-iisip na ito na ang katapusan ng mundo, ito na ang pagbabalik ng Panginoon o kung ano paman dahil sa mga pangit na nangyayari. Pero nakakatawad yan, kapag maganda ang nangyayari, nakakalimutan natin. Nakakalimutan ng mundo na kahit anong oras pwedeng bumalik ang Panginoon. Sa totoo lang, ang hindi nakakilala sa Panginoon, na hindi nalalaman o hindi kayang tanggapin ang katotohanan na anumang oras pwedeng bumalik ang Panginoon. Dalawang bagay po yan, gaya ng lagi kong sinasabi, ang pagbabalik ng Panginoon, ang pagharap natin sa Diyos ay maaring ang pagbabalik ni Kristo para sa kanyang simbahan upang tayo kuwain niya at pakasama niya. At papaano naman kung personal ito? Sa madaling salita, humarap tayo sa paghuhukom dahil sa ating kamatayan. Either way, sa kahit anong paraan, ang pagbabalik ng Panginoon, hindi natin matsitsempohan, hindi natin masasabi kung kailan. Ngunit para isang mananampalataya, meron tayong pag-asa, kaya ito po ang binanggit ni Pablo gaya sa mga taga Thessalonica. Sabi niya sa versikulo 1, sabi sa Kapitulo 5, mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap mga bagay na ito, sapagkat alam na ninyo na ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw sa gabi. Kapag sinabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makaiwas sapagkat ang pagdating nito ay tulad ng pagsumpong ng sakit ng tiyan ng isang babaeng manganganak. Ang hindi nasa Panginoon ay hindi makapaghahanda, sapagkat walang anumang bagay ang makakapagbigay ng paghanda sa kanilang buhay, kundi ang kapatawaran at pagliligtas lamang ng Panginoon sa Kristo. At ang mundo ay hindi ito sinusumpungan, hindi ito hinahanap ng mundo. Nalalaman natin yan sa pagsulat ni Pablo sa Roma, na walang naghanap sa Diyos, ni isa, lahat ay tumalikod. Walang nais sumarap sa Diyos. At kahit ganito nangyari sa ating mundo, marami pa rin tao ang nagagalit sa Diyos at sinisisi ang Diyos. At ang panalangin ko, kagaya ng panalangin ni Pablo, ay maging handa tayo. Dahil nalalaman natin ang katotohanan. Kaya po ito pinagtibay ni Pablo ang katatayuan ng mga Kristiyano sa Thessalonica, na nais ko rin pagtibayin sa ating mga mananampalataya sa panahon ito. Ang sabi po sa versikulo 4,
Ngunit wala na kayo sa kadiliman, mga kapatid, kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na iyon, sa darating na parang magnanakaw. Hindi na tayo mabibigla sapagkat alam natin na tayo ligtas kay Kristo. Hindi na tayo mabibigla sapagkat kahit anumang panahon bumalik ang Panginoon, eh tayo nakakasiguro na si Kristo ay isasama tayo sa kanyang muling pagbabalik. Kaya kayong lahat ay kabilang sa panig ng liwanag, sa panig ng araw, hindi sa panig ng gabi o ng dilim. Kaya nga, kailangan tayo manatiling gising, laging handa at malinaw ang pag-iisip at di tulad ng iba. Dahil nasa liwanag na, mga kapatid, kaya dapat tayo mamuhay sa liwanag bilang isang mga gising, bilang isang mga listo at nalalaman ang nangyayari sa ating kapaligiran. Let us not be like the fools of this world, that they're not aware that they're falling into the trap of the evil one in the broad way. But let us be aware in every step that we take as we walk in the narrow path. Sabi po sa verse 7, sa gabi ay nakaraniwang natutulog ang tao at sa gabi rin karaniwang naglalasing. Ngunit hindi na tayo nasa dilim. Dahil tayo sa panig ng araw, dapat maging matino ang ating pag-iisip. Isuot natin ang baluti ng pananampalataya at pag-ibig at isuot ang helmet ng pag-asa sa pagliligtas ng gagawin sa atin ng Diyos. Dapat maging malinaw ang ating pag-iisip sapagkat kagaya ng mga taga-Thessalonica, inaasahan ni Pablo na ang kanyang mga katuruan na ibinigay sa kanila ay pagbubulay-bulayan, pag-aaralan ng mga kapatiran. At ganyan din po sa ating, sa lahat ng ating napag-aralan, sa panahong ngayon na marami tayong oras pagbasa, manalangin at manahimik sa presensya ng Panginoon, nawa ito ang ating inaatupag, nawa ito ang ating ginagawa. Hindi sa paglalasing sa kahit anumang uri ng pagsasaya lamang o kahit ng kalungkutan. Kaya sa panahon ito, mga kapatid, malaking tulong po ang pananahimik sa presensya ng Panginoon. It gives us a clear mind. It renews our mind. It reminds us of the great grace and love of God to the gospel. At ang sinabi po ni Pablo dito ay gamitin po natin, isuot natin ang baluti ng pananampalataya at pag-ibig na Kristo. Faith and love. And how do we acquire faith? Faith comes from hearing and hearing and hearing the word of God. And love has been bestowed us by the Father. And in love, we must put it into action because the world will know that we are His disciples if we love one another. And in love, there is no fear. Sa pag-ibig po at sa pananampalataya natin, dapat ikubli ang ating mga puso. Gawin natin itong baluti, a breastplate that will guard our hearts sa anumang mga atake ng kaaway, sa anumang atake ng kasinungalingan. Nalalaman ko po yan, mga kapatid, sapagkat ako po ay isang tao din at nakararanas ng mga bayo ng kaaway sa aking emosyon, sa aking puso na nagpapahina ng aking kalooban. Ngunit ang pag-asa ng isang abang taong tulad ko ay ang salita ng Diyos at ang pag-ibig sa kapwa, sa pag-ibig sa kanyang simbahan, pag-ibig sa kanyang mga kapatiran. Ngunit hindi po doon nagtatapos. Pag nandyan po ang pananampalataya na nagmumula sa pag-ibig at pananampalataya na nagmumula sa salita ng Diyos at ang pag-ibig na nagmumula sa Ama, dapat din po nating bantayan ang ating mga isipan. At ang paraan po ng pagbabantay at pagpuproteta sa ating mga isipan ay sinasabi po dito na dapat ating gamitin ang helmet ng pag-asa. The hope of our salvation. The hope of our salvation. The helmet of our salvation that we can only find in Christ. Let us be reminded. Let us place in our mind as our helmet, the gospel of salvation, the finished work of Christ. Let us be reminded na kahit ano pang mangyayari, at mga nangyayari na sa ating buhay sa panahon ito, sa mga darating pang panahon, ng pagligtas ng Panginoon na makapagagwardya sa ating mga isipan na ito'y tatalima kay Kristo lamang.
na kapag tayo nawawala ng pag-asa, maisip natin, anong magagawa sa atin ang mundong ito? What could be the worst thing that could happen in us in this world? Be sick and die of our sickness? In fact, that's the best thing that could happen to every Christian. That if we die, our hope is in Christ. Kaya mga kapatid, we have all the reason to rejoice. Mga kapatid, tayo ay nandirito kayo sa panahon na kung saan dapat may ipakita natin ang ating pag-ibig. May ipakita natin ating kagalakan, the fruit and the gift of the Holy Spirit, the fruit, the love, joy, peace, kapayapaan natin sa Panginoon. Nang mundo ay nagbabagsakan, ang ating kapaligiran ay nagpapanik, ngunit tayo may kapayapaan dahil alam natin na ang Diyos ay makapangyarihan, ang ating Diyos ay nagliligtas at magliligtas sa atin sa tiyak na kapahamakan. Sa aking pagtatapos, mga kapatid, ang sabi po ni Pablo sa mga taga-Thessalonica, ang pagbibigay niya ng kasiguraduhan in verse 9, hindi tayo pinili ng Diyos upang bagsakan ng kanyang puot, kundi upang aligtas sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Pagliligtas, mga kapatid, hindi puot. Yan ang pangako sa atin. Namatay siya para sa atin upang tayo mabuhay ng kasama niya, maging buhay man tayo o patay na sa kanyang muling pagparito. Ano man ang madatnan sa atin ng Panginoon, maaaring patay tayo physical o buhay tayo physically, ang pagliligtas sa atin ng Panginoon ay sigurado na. Wala tayong dapat ipangamba. Wala tayong dapat ikatakot. Hindi tayo dapat ma-depress, hindi tayo dapat wala ng pag-asa sapagkat ang pag-asa natin ay na kay Kristo. At sa conclusion ko sa devotion na ito, nais kong basahin itong verse 11 gaya ng reminder ni Paul sa mga taga-Thessalonica. Sabi po niya, dahil dito, palakasin ninyo ang loob ng isa't isa at magtulungan kayo tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Kung tayo'y kasalukuyan nagpapalakasan sa isa't isa, patuloy natin itong gawin. Paigtingin natin ang encouragement sa isa't isa, ang pagpapalakasan, ang edification sa isa't isa. Nawa ay huwag natin hayaan ng distansyang ito sa atin physically ay magbunga rin distansya sa atin mga puso. Dalangin ko na tayo manabik sa presensya ng bawat isa. Nakasabikan natin ang pagsasama-sama muli kapag ito'y maaari na sa isang purpose lamang na mapalakas ang isa spiritually. Dalangin ko na sa panahong ito ma-appreciate natin yung mga panahon na hindi natin binigyan ng panahon ng gawain ng Panginoon, na maisip natin, ganito pala kapag pinagbabawalan kang lumabas, ganito pala yung pagkakataon, yung pakiramdam pagka hindi ka na maaring pumunta sa simbahan, sa Bible study, sa prayer meeting. Kaya sa mga susunod na panahon na tayo makakalabas na muli, maging encouragement natin to ngayon pa lamang. Naitatak natin sa ating puso't isipan na may kapagkakataon na tayo magkasama-sama upang magpalakasan, magbigay ng pag-asa sa isa't isa, mag-edify sa isa't isa, at ito'y samantalahin natin. Huwag natin sayangin ang bawat panahon, ang bawat oras. Mga kapatid, ako'y nananabik sa inyong lahat. Miss na miss ko na kayong lahat. At sa biyaya ng Panginoon, patuloy niya ang pinalalakas. At yun din po ang panalangin ko sa bawat isa, na patuloy din kayong palakasin ng Panginoon hanggang sa ating muling pagkikita. At bukas po ay ako'y maghahayag ng kanyang salita sa pamagitan po ng recording ulit. At dalhin niyo po lahat tayo ay maging excited para dito. God bless po sa lahat. And may the Lord bless you and keep you and make His countenance shine upon you and be gracious to you and give you peace forever and ever. Amen.